Hi guys! Hi mga kabirbir! Welcome po sa ating channel! Ayan, kamusta na po ang lahat? Na-miss ko ba ang aking mga recipe? So today guys, magluluto tayo ng ginisang bok choy. Bok choy. Ayan. So, meron tayo ditong bok choy. Ayan. So, na medyo mura-mura ang kilo ngayon guys. Ating onion leeks. Tapos, lalagyan natin ng ham. Ayan. Guys, ng ham, ito siya yung ating cream lechon meat. Tapos, meron tayo sibuyas. Ayan. 3 cloves of garlic at saka isang sibuyas. Yung ating onion leek ay mga bundle of mga 6. Tapos yung ating hipon guys, ayan, nakabili ako sa SM ng ganito, yung ano na, balat na siya, yung wala na siyang wala na siyang mga yung mga kinain ng hipon, wala na. So let's cook mga kabilbil. Guys, siwain muna natin yung ating bok choy. Tatanggalin lang natin yung tampungan o yung pinakandulo ng ating bok choy mga kabibig. Yan yung pinakandulo kasi sayang ito eh. Malutong kasi yan. Tapos ganito lang yung liwa natin. Parang kasi yung liwa lang. Yan, ganito. Yung pinakasagat ng dulo lang guys, ganyan nyo kasi sayang po yung tangkay. Madali lang naman itong maluto. Kung baga ganito. Guys, make sure lang na nahugasan nyo ng maayos yung bok choy kasi may mga buha-buhang hipo yan. Ayan. So, mas masarap ito guys kaysa sa pichay. Mas gusto ko ito. Ayan. So, nahugasan na natin ito guys kaya hindi na natin kailangan hugasan ulit kasi yung sustansya niya mawawala. So, ito na yung ating bok choy. Guys, ay bubuksan na natin ang ating apoy. At dahil wala tayong mantikang yung regular na mantika, gagamit tayo ng olive oil. Ayan. Optional ito guys. Ayan, hindi naman kailangan na namili tayo ng oil. Kung ano yung available sa ating kusina. Ayan, yan ang ating gagamitin dahil nga wala. So, yan na yung ginamit ko. Ayan, hintay lang natin umili yung natin guys, ilagay yung ating yung cream natin na luncheon meat. So, kalulutunin muna natin ito guys. Kalalabasin muna natin ang ating mantika ng ating luncheon meat. Kapag crisps na siya o yung malutong na, saka natin, saka tayo mag-a-add ng ating sibuyas. Guys, medyo malutong na yung ating luncheon meat, pero kailangan natin ng maging crispy ito para lutong-luto. So, tandaan nyo guys, lahat ng mga tilapia na pagkain, kailangan natin lutuin ito ng maayos para safe yung ating pagkain nyo. Dahil alam nyo naman ito ay may mga chemical. Tinatawag natin na preservatives, mga kabibig. So, kailangan lutong-luto yung ating natin ng konti mga kabibig. Dahil malutong na guys yung ating luncheon meat, ilalagay natin yung ating hipon. Ilagay natin yung hipon. Kaya inis lang natin hanggang maging malutong din yung ating hipon. So, ayan guys, takpan muna natin para medyo maluto ng mabuti yung ating hipon. So, ayan guys. So, okay nga, maluto na ang ating hipon at saka yung ating luncheon meat. So, mag-a-add na tayo dito guys ng ating sibuyas, bawang. Ayan, pagsabayin na natin. Para mabango na yung ating hipon dito. So,
para mas masarap na masarap. Tapos nakalimutan ko guys, i-flex kanina ang ating mamacita oyster sauce. So yung one sachet lang guys, para sa akin hindi mapadami. Tapos maglalaki lang kayo ito ng paminta. Alat na yung ating ano guys. Tapos lagyan lang natin ng half cup of water para medyo may counting ano yung ating niluluto. Depende na sa inyo kung gaano karami. Tapos takpan lang muna natin guys ng mga 2 minuto. Kasi mabilis lang naman maluto yung bok choy. Para gusto nga lang natin ng kaunti. Ipin na natin. Ayan, medyo nalaya na yung ating gulay. Balik sa rin natin ito guys. Ay mga ano 7 person guys ang pwedeng makapag-ulam nito ng ating recipe. So isang kainan ito na isang pamilya. Tapos ayan medyo layo na yung ating bok choy. Napakaganda na lang kulay. Titikman na natin ito guys. Ay napakasarap. Sakto lang yung isang sachet ng oyster sauce. Ayan. Takpan lang natin ng 1 minuto para mag-plate na tayo mga kabilbing. So, ayan guys. Napaka-tama na lang ating niluluto. Okay na to. Pwede na natin patayin ang ating apoy. So, hindi na natin pwedeng tagalan ng pagluto ito guys. Kasi parang maano yung ating gulay. Masyadong maluluto. So, ganitong itsura guys. Yan, medyo malutong na siya. Let's plating mga kabilbil.